sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Naturalis ako na siguro ang maging mailap sa mga taong nasa paligid ko. Marahil, nagtanda na kasi ako sa dami ng mga hindi magandang nangyari sa akin. Nahihirapan na din akong magtiwala. Ako nga po pala si Jessica, 33 anyos. Isa po akong simpleng empleyadong may simpleng pangarap. Iyon ay ang matagdagan ng sahod at maging maayos ang love life. Never ko naman naisip ang mga bagay na iyon at mabilis palang matutupad. Nakilala ko si Sebastian sa isang pagtitipon na ginanap sa mismong opisina namin. Guwapo, matalino at maginoo. Mahilig siya sa pagbibiyahe sa kung saang-saang lugar. Nag-usap kami dahil nahuli ako nang dating ng gabing iyon. Naging abala na ang mga kasamahan ko sa opisina. Kaya pinili ko na lamang na manahimik at mag-isa sa mesa. Sanay na din naman ako sa ganito. May mga kaibigan ako, pero hindi ibig sabihin yon ay nakikipagmingil na ako kahit kanino. Sadyang tahimik lang ako na tao. Pero nang lapitan ako ni Sebastian ng mga sandaling yon, nawala ang kahihiyan ko. Napakasarap niyang kasama. Parang walang boring na sandali kung siya ang nagbibigay ng entertainment sa akin. Kaya naman ang alokin niya ako ng pakikipagkaibigan. Tinanggap ko kaagad. Saglit lang kaming naging malapit. Inaya na niya ako kaagad na magbakasyon at kagaya ng inaasahan, pumayag ako kaagad. Isinangguni ko ito sa aking mga magulang. Malaki ka na anak. Alam mo na ang tama at kung ano ang mali. Ang pakiusap ko lang ay mag-iingat ka. Naiintindihan mo ba? Nginitian ako ni Papa. Sa kanilang dalawa ni Mama, siya ang mas maraming paalala. Bernardo, hayaan mo na yung anak mo. Malaki na iyan. Hindi na iyan maliligaw. Natatawa ang wika naman ni Mama na ikinailing ni Papa. Yodo, hindi lang naman kasi ako basta nag-iingat. Pinalalahanan ko lang siya. Manamang anak mo ay manang-mana sa iyo. May katigasan ng ulo. Uwi ka ni Papa na ikinagulat ko. Papa naman, akala ko ba puring-puri mo pa ako? Pero babanat ka ng ganyan. Naghihinampo kong wika. Nakbayan ako ni Papa. Anak, nag-iisang prinsesa ka lang namin ng mama mo. Pero siyempre, ayaw namin ang papahama ka. Tandaan mo, nag-iisang takapagmana ka ng lahat ng meron kami. Kaya kahit sa ganitong pakiusap lang ay sana, huwag mo kaming bibiguin. Hindi ko maiwasang umiti. Niyakap ko ng mahigpit si na Papa at Mama. Gayon naman, makapagsalita ay parang mawawala ako. Narito lang naman ako, Ma, Pa. Magbabakasyon lang po kasi ako. Nakalabay ko pang saad sa kanila na ginantihan nila ng panunodyo. Akala namin kasi anak, mag-aasawa ka na. Napamalagat ako sa kanilang sinabi. Hindi ko inaasahan na ganoon na pala ang tingin nila sa pagbabakasyon ko. Namumulang napakamot ako sa ulo. Papa naman eh. Nagkatawanan kaming tatlo at saka mahigpit na nagyakapan. Si Papa talaga kung magpagsalita, ako na lang ang tagapagmana. Para namang may malaki tayong kumpanya.
dagdag ko pang wika na ikinahalakhak nilang dalawa. Abay, bakit? Sa tingin mo ba hindi pwedeng pamana ang mga kasangkapan sa bahay? Ang lakas ng naging tawa ko sa tinura ni Papa. Kahit kailan, sadyang maloko siya. Ito na din siguro ang dahilan kung bakit hindi na ako nagkasaya ng panahon na makikipagkaibigan sa iba. Sila lang kasi ni Mama ay sapat na para sa akin. Matapos ang biruan namin ng aking mga magulang, ay nagtungo na ako kaagad sa kwarto. Nagimpake ako ng mga damit na kakasya sa loob ng isang linggo. Sabi kasi ni Sebastian ay sa probinsya daw kami pupunta. Nang matapos kong inahanda ang lahat ng mga bagay na kailangan kong dalhin, nagpaalam na ako kina Mama at Papa. Isang mahigpit na yakap ang kanilang iginawad sa akin. Mag-iingat ka anak, nariyan na sa baba ang sundo mo. Uwi ka nila. Ngumiti ako at kahit papano ay naipakilala ko sa kanila si Seb. Kaya alam nila kung sino ang kasama ko. Nakita kong tumayo kagad si Seb nang bumaba kaming mag-anak sa hagdanan. Magandang hapon po, tita, tito. Bati sa kanila ni Seb. Napangiti naman ako ng naging batian nila. Alam ko nagustuhan ng aking mga magulang si Seb. Aalis na ba tayo? Tanong ko sa kanya. Oo, maaga tayong darating sa pier mamayang madaling araw kapag umalis na tayo ngayon. Kung ganoon, alika na at baka matraffic pa tayo. Magiliw kong wika sa kanya. Nagpaalam na kami sa aking mga magulang at lumarga na. Naging maayos naman ang daloy ng aming biyahe hanggang sa makarating kami sa Batangas. Doon kami sasakay ng barge papuntang Mindoro. Napakalayo pala ng probinsya ninyo, ano? Sambit ko sa kanya. Hindi niya eksaktong binanggit ang pangalan ng kanilang baryo. Pero sa pagkakaalam ko, nasa parteng Kabisayaan yon. Hindi na din ako nag-usisa pa. Dahil kapag nasa ganitong biyahe ako, pinipilit ko lang na makatulog. Ako kasi yung tipo ng tao na madaling mahilo. Baka mamaya sumuka pa ako at mapahiya ang kasama ko. Hindi ko na matandaan kung gaano kahaba ang naging tulog ko. Dahil nagising na lang ako sa yugyug sa aking balikat. Jess, gising na. Nasa pier na tayo. Wika sa akin ni Seb. Pupungas-pungas na bumangon ako at inayos ang aking sarili. Sorry, napahimbing yata ang tulog ko. Wika ko sa kanya. Natawa naman si Seb. Ah, ayos lang yan. Halika na. Bumaba na tayo. Inalalayan pa ako ni Seb pababa. Hanggang sa makasakay na naman kami ng sasakyan. Ang ganda ng Mindoro, ano? Oo naman. Marami ding mapapasyalan dito. Ito hindi sikat pero may pagmalaki naman. Anya. Bumiyahe pa kami ng halos isang oras. Hanggang sa makarating kami sa isang baryo. Sa tingin ko, liblib na ito. Dala nang wala na kaming nakikita maliban sa malapad at malawak na palayan na lamang at iilang mga kubo. Grabe, ang ganda. Sambit ko sa kanya habang pinagmamusdan ang mga dahon ng palay na sumasayaw-sayaw sa hangin. Nakakatuwa itong pagmasdan. Hindi ko akalaing makakarating ako sa lugar na ito. Dati, hanggang pangarap lang ako kapag pinag-uusapan na namin ang bumiyahe. Siyempre, sa pamasahe pa lang, kulang na ang sweldo ko. Paano pa kaya ang pocket money? Kapag yumaman ako, dadalhin ko talaga sa lugar na ito si Mama at Papa. Mahinahong wika ko. Natawa naman si Seb. Anya, para daw akong bata.
Halos hindi magkanda o gaga sa pagdungaw sa bintana para lang makita ang naggaganda ang lugar na aming madaraanan. Nakita ko nang lumiko ang sinasakyan namin papunta sa isang hasyenda. Kung maganda na sa palayan na dinadaanan namin kanina, isinusumpa ko, mas maganda sa lugar na ito. Sobrang nakakamangha at iisipin kong wala na nga ako sa Pilipinas. Nag-uumapaw sa ganda ang nasabing lugar. Hindi na kailangang ipagsabi pa. Napakaraming bulaklak na nagmistulang banig na nakalatag sa kalupaan. Ang bawat sulok naman ito ay nahaharangan ng pader bilang pagkilala sa kung saan at kanino nabibilang ang nasabing lugar. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Basta tuwang-tuwa ako. Huli na nang mapansin kong inalalayan na kami ng mga sumalubong na kasambahay sa labas ng isang malaking bahay. Napamulaga tuloy akong napatitig kay Sib nang tawagin siyang senyorito ng kanyang mga utosan. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong niya. Tinawag ka kasing senyorito ng mga sumasalubong sa atin eh. Naisip ko, parang napakayaman mo tuloy kasi ang daming nakaabang sa daraanan mo. Maraming sumasalubong. Ay, masasanay ka din. Ganyan naman talaga sila kapag umuwi ako sa bahay. Magiliw na wika ni Sip. Kaya napamulagat na ako. Bahay mo to? Oo naman. Dito ako nakatira. Hindi makapaniwalang inilibot ko ang tingin sa kabuuan ng lugar. Sa dami ng nadaanan naming magagandang lugar kanina, sa sinabi ni Sib ako lubusang nabigla. Ibig sabihin, mayaman siya at nagmamay-ari ng malawak na lupain dito sa Mindoro. Halos dumubli na yata ang laki ng mga mata ko nang ipasok niya ako sa loob ng bahay. Elegante at naggalat ang mamahaling mga kagamitan. Karamihan sa mga ito ay may mga antigo na. Pero alam kong naghuhumiyaw ang kamahalan dahil sa presyo nito. Grabe, hindi ko akalaing may makilala akong kagaya ni Sib. Mabait na nga mayaman pa. Bonus na din dahil gwapo siya at maginoo. Kinikilig kong wika sa aking sarili. Pumasok kami sa mas malawak kong pasilyo sa ikalawang palapak. Maski nga ang sapatos ko ay nakakahiyang itapak dahil sa taglay na kakintabang mayroon ng sahig nila. Nakakailang. Ilang beses tuloy akong namuntikan ng matumba sa takot na baka madumihan ko ang kanilang sahig. Senyorita, mag-iingat ka po. Paalala ng isang maid. Eh, pasyensya na po ate. Natatakot lang kasi ako na madumihan ang sahig. Ngumiti sa akin ang pagkagiliw-giliw ang babaeng nakasunod sa akin sa pasilyo. Si Sib kasi ay naiwan sa marangyan nilang sala para magbili ng iilang gagawin ng mga katulong. Dahil darating daw kinagabihan ang kanyang mga magulang. Dito po ang silid ninyo, senyorita. Mamayang alas 7 ka po bababa ulit para sa hapunan. Maagap na bili ng katulong. Tila santa akong kumilos ng tumango at magalang na pinagsara ng pinto ang katulong. Pagkatapos niyang ipaalam ang mga gagawin ko. Nang mapag-isa ako sa aking kwarto, mabaliw-baliw ako sa katatalon sa aking kama na halos kasing lambot yata ng bulak at nagawa ko pang tumalbok. Kahit mahina lang naman ang ginagawa kong pag-upo. Grabe, ang kanta dito. Bulalas ko. Ninamnam ko ang sarap at saya na aking nadarama habang nakatunghay sa kaysame. Ang sarap siguro mabuhay ng mayaman. Yung tipong hindi ko nakakailanganin na magtrabaho at magpaalila sa mga kasamahan at amo para lang magkapera. Hindi ko natuloy na malayan kung gaano ako nakapikit.
Basta nang bumaha ang kadiliman sa aking paningin, ay alam ko na kaagad na nakapasok na ako sa mundo ng panaginip. Naramdaman ko na lang na tumatakbo ako, na tila ba'y may humahabol sa akin. Hindi ko naman alam kung sino, maliban sa paninigurado na hindi ako titigilan ng nilalang hanggang sa maabutan niya ako. Inihingal na ako sa kakatakbo. Alam ko, kailangan kong makataka sa walang katiyakang panganib. Hindi ko alam kung sino ang humahabol sa akin. Mamamatay ka na, Jessica. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Huwag, maawa ka. Wala akong kasalanan. Nagsisigaw kong wika hanggang sa mahablot na ako ng mahaba nitong kuko. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makasigaw dahil sa labis na pagkasindak. Ang alam ko lang, labis akong natakot sa aking kinasasadlakan. Nagulat na lang ako nang mapatapat sa maliwanag na bahagi ng aking kinaroroonan ng nilalang. Napasigaw ako sa takot nang mapansin kong iba ang kanyang anyo. Isang aswang. Umamatay ka na. At nilamon ng kadiliman ang aking nagmamakaawang sigaw. Isang malakas na yugyug ang naramdaman ko, dahilan para pupungas-pungas akong bumangon. Hindi ko matandaan kung ano ang nangyari, pero nakakasigurado ako na may humahabol sa akin kanina. Tumambad sa aking harapan ang nag-aalalang si Sib. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Napatango naman ako kaagad. Nananaginip lang ako. Gusto mo bang pag-uusapan? Huwag na. Hindi rin naman ito mahalaga. At saka nakalimutan ko ng panaginip ko. Sambit ko sa kanya. Ayaw ko din kasing mag-alala si Seb, kaya pinili ko na lang na manahimik. Inaya niya ako na mamasyal ng araw na iyon. Nagpaunlak ako at nagpaalam na maligo muna. Habang nagbibihis, tanaw ko sa bintana ang malawak na lupaing pagmamay-ari ng pamilya ni Seb. May nakikita ko mga trabahante na abala sa paggalaw sa asyenda. Napakarami nila. Sa isang banda naman, ilang metro din ang layo mula sa malaking bahay. May natatanaw akong mga taong abala sa kanilang ginagawa. May malaking kamalig doon na sa tingin ko ay katayan. Dahil natatanaw ko pa sa aking ginaroroonan, ang mga nakasabit na tingin ko ay karne. Hindi ko lang tiyak kung baka ba o baboy. Kasing haba kasi ito ng tao at hindi ko nakikita ng malinaw. Mamaya naisip ko magpapasama ako kay Seb para mamasyal kami doon. Nang makababa ako sa hagdan, sinalubong pa ako ng binata. Gusto kong makilala ni Mama. Aminado ako. Kinilig ako ng gusto sa sinabi niya. Para akong kasintahan na umaasam na ng engagement. E kaibigan lang naman kami ni Seb. Pero ayaw kong isara ang possibility na mag-level up nga ang relationship namin. Mahaba pa naman ang oras. Sumama nga ako sa kanya papunta sa komedor. Sa entrada pa lang ay kinakabahan na ako. Mayaman si Seb, kaya malamang sosyalin ang nanay nito. Paano ako gagalaw sa harap nila? Natatakot ako na magkamali o kahit pumalpak man lang ang pagpapabilib ko sa mag-ina. O bakit? Takang tanong sa akin ni Seb. Wala naman, nervous lang ako. Nakangiwing saad ko sa kanya na ikinatawa ng binata. Hindi naman nangangagat si Mama. Halika, ipakilala kita sa kanya. Nang magkaharap na nga kami ng ginang ay halos hindi na ako huminga sa labis na pagkasabik. Pinipilit ko maging pino ang aking kilos. Napakaganda ng ginang. Kung susumahin sa sinabi niyang edad na 50, parang nasa 20 lang siya.
makinis, maputi at elegante. Mama, si Jace ka po, kaibigan ko. Jace, si Mama. Yumuko ako bilang pagbati sa kanya. Ngunit nabigla ako nang hilahin niya ako. Sabay niyakap at saka niyakap ng mahigpit. Iba ang ginawa niyang pagbati sa akin. Parang matagal na akong hinihintay. Basta, ganoon ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko lang maiwasang mayordohan ang amuin niya ako. Alam kong hindi ako mapapahiya dahil may pabango ako at wala akong amoy na dapat kong ikatakot at ikapahiya. Pero bakit kailangan niya akong amuin? Siguradong may iba siyang naiisip tungkol sa akin. Baka inamoy niya ako kung mayaman ba ako o hindi. Dahil dito, nakaramdam ako bigla ng pait na lasa sa aking bibig. Bumitiw ako sa mama ni Seb at magalang na sinabing kaibigan ko lang ang lalaki. Tumawa si tita at sinabing doon naman daw talaga magsisimula ang lahat sa pagkakaibigan. Hindi ko tuloy alam kung kikiligin o matatawa ba ako. Bastang alam ko lang. Nahihiyang yumuko ako nang mapagmasdan ang nanay ni Seb. Matapos akong igiya papunta sa kainan. Mamaya, ipapasyal kita sa labas. Banggit sa akin ni Seb sa kalagitnaan ng aming pagkain. Ay, oo. Sabi ko nga sa iyo, sasama ako. Alam mo, may nakita akong parang kamalig sa may kaliwang bahagi ng niyuga ninyo. Baka pwede akong pumasyal doon. Nahinto sa pagkain si Seb, maski ang nanay niya. Tila ba nagulat sila? At kababakasan ng pag-aalala ang mukha. Kamalig? Wala namang kamalig dito, iha. Bulalas ni tita at nagtatakang tinignan si Seb. Umiling din ang lalaki at itinanggi ang bagay na kanina lang ay kitang-kita ko sa labas ng bahay nila. Baka naman namamalik mata ka lang, Jess. Anya, at saka nagkwento. Ilang taon na daw ang nakaraan ay wala pang ni isa sa mga kamag-anak ni Nasef ang tumira sa lugar na ito. Sa halip, ang kinatitirikan ng bahay nila ay isang dating maayos at matiwasay na baryo. Nagulo lamang daw ito nang sugurin sila ng mga nakakatakot na nilalang na tinatawag nilang aswang. May aswang po dito? Hintakot kong wika. Wala naman, pero iyon ang sinasabi ng mga taong nakatira dito. Kaya sana mag-iingat ka at huwag kang lalabas na mag-isa. Kung ganyang may nakikita ka kanina sa labas, malinaw na sinusubukan kang isa-ilalim ng mga aswang sa kapangyarihan nila. Wika sa akin ni Sebastian. Tinandaan ko ang mga sinabi ni Seb na huwag basta lalabas mag-isa sa takot na baka kung ano naman ang mangyari sa akin. Hindi ako taga rito at sadyang umiiwas din ako sa kahit na anong kapahamakan na pwedeng mangyari sa akin sa lugar na ito. Isang araw, nagpasya si Seb na isama ako sa bayan. Sabi niya, may bibilhin daw kami. Kaya pumayag naman ako. At alam kong mabilis lang naman kami. Maganda ang kanilang bayan at malinis. Hindi pa maingay at malayo sa polusyon. Sa kalalakad ay nakarating kami sa isang palengke. Huwag kang lalayo sa akin ha. Aniya, kaya tumango ako. Kung sakali man na maligaw ako ay alam ko naman ang daan, pauwi. Lalo na't may napapakyaw namang tricycle sa bukana, papunta sa asyenda ni Nasib. Sa pagkakaalam ko, may hinahanap siyang sahog na pampawala ng lansa sa karne. Ewan ko kung anong klaseng sahog ang hinahanap niya.
Pero ayaw ko na kasing tuklasin pa ang bagay na iyon. Mas nalilibang ako sa katitingin sa kanilang pamilihan na napaka-organized at malinis na malinis. Sa katunayan, parang ito iyong palengke lang sa Amerika. Hindi ko tuloy napansin ang pagkawala ni Seb na abala din sa pamimili. Kaya naman ang mapansin kong wala na siya. Tsaka pa lang ako natataranta sa paghahanap sa kanya. Seb, Seb. Naglakad ako at sinadyang ikutin ang buong palengke. Kabado ako sa isiping nawawala na yata ako. Hindi ko na alam kung saan banda naroroon ang kasama ko. Kaya naman, nakapagdesisyon ako na maghintay muna ng ilang sandali. Alam kong babalikan ako ni Seb. Ngunit ilang minuto na din akong naghihintay. Hanggang sa abutin ako ng 2 oras. Hindi ko pa din siya nakikita. Alam kong nagsisimula ng mainis ang babaeng inagawan ko ng upuan mula sa pwesto niya nang sapin-sapin. Kaya nagpasya na lang ako na tumayo. Pasensya na po sa abala-ali. Mukhang hindi na babalik pa ang kasama ko. Uuwi na lang po ako. Magalang kong wika sa kanya at saka tinignan ang aking cellphone. Kung bakit ba naman kasi walang signal sa lugar na ito. Di sana ay kanina ko pa natawagan si Sim. Malamang hinahanap na din ako ng lalaking iyon. Kailangan kong subuking umuwi sa kanila. Matandain naman ako kaya magagawa ko sigurong maglakad papunta doon. Or kung may masasakyan ako, mas mabuti pa. Nagmadali ako sa pagpunta sa lugar na dapat kong tunguhin. Alas 5:30 na. Nagsisimula na din akong mabalisa. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Tsaka hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ito na naman ang pamilyar na kabog ng dibdib ko. Tila nagmamartsa ng magkailang ulit. Hindi ko maintindihan kung bakit kapag nababalisa ako, ay ganoon talaga ang aking nararamdaman. Yung pakiramdam na animo'y sinisilihan. Kay daming tagpo ang naglalaro sa aking isipan. Higit sa lahat, nararamdaman ko ang ganito sa panaginip ko. Pero bakit ngayon pa? Nasaan na ba kasi si Sib? Naiinis kong tanong. Halos mahilo-hilo na ako sa kakaabang sa daan. Ngunit maski anino niya ay hindi ko talaga makita. Madilim na at kinakabahan na talaga ako. Walang gana na nag-abang ako ng tricycle sa paradahan. Pero nainis lang ako nang makitang punuan na ang mga iyon. Manong, wala na bang bakante? Pawisan kong tanong sa dispatcher na abala sa kapibilang sa pasayarong maayos ng nakapesto sa bawat tricycle. Wala na. Alis na nga eh. Sagot nito. Kaya nakiusap ako makisabit na lang pero ayaw pumayag ng driver. Mukha namang mamahalin. Miss, magkalesa ka na lang. Sambit ng driver. Tsaka pinarorot ang tricycle palabas ng paradahan. Ngaling-ngaling bunutin ko ang nakakahindik na bigutin nito. Total naman, hindi naman bagay sa lalaki. Nakakainis. Gabi na eh. Maktol ko na alam ko naman talagang walang mangyayari. Kinakabahan na din ako dahil nasa banyagang lugar na nga ako ay wala pa akong kasama. Nilapitan ko ang isa sa mga matandang nakatambay sa gilid ng kalsada. Lola, mawalang galang na po. Maaari bang magtanong? Ano iyon, Ineng? Bakit po walang signal dito? Tanong ko. Ewan ko ba kung ako lang ang nakapansin. Pero ang tingin sa akin ng ginang ay para akong weirdo.
Ano ang signal, ineng? Dahil sa narinig ko, humingi na lamang ako ng pamanhin at nagpaalam na lamang. Wala akong makukuhang matinong sagot sa lugar na ito, panigurado. Kaya kailangan kong kumilos. Tinatagan ko na lang ang aking sarili sa paglalakad. Total, hindi rin naman ako makakasabay. Dahil punuan ng mga tricycle na dapat sana ay pwede kong pakyawin. Pero halos manlumo din ako ng mapagtantong wala sa akin ang aking wallet, kundi nasa bag ni Sev. Tanging dala ko lang ay ang walang kwento kong cellphone, na may sandamakmak na load, pero hindi ko naman magagamit. Kapag minamalas nga naman, no, asar kong wika. Nagpasya akong sa gilid ng isang eskwela na ako magsimulang maglakad. Nang humakbang na ako, bigla akong sinagilahan ng takot sa hindi ko malamang dahilan. Nariyan ang pakaramdam na parabang may sumusunod sa akin. Sa katunayan, makailang beses akong lumingon sa aking pinanggalingan para masiguro kung may sumusunod ba sa akin. Pero wala naman akong nakikita. Napaantanda ako dahil sa sobrang pagkabalisa. Nagsisimula na akong mataranta. Lalo na't napagtanto kong ang tinutumbok kong daan ay walang katao-tao. Dito na may mga eksenang nagpa-flash sa aking diwa. Mga eksena kung saan naglalakad ako. Tapos bigla akong hinabol. Hindi totoo to. Hindi pwede. Matatag kong sabi at pinigilan ang paglandas ng luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit buhos na buhos ang aking emosyon sa isiping may pagkakatulad ang eksenang ito sa panaginip ko. Gayunpaman, nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa isang kanto, may nadaanan akong bahay na walang bakod. Maliwanag sa loob at mukhang may mga tao. Pwede siguro akong humingi ng tulong sa mga tao dito. Wika ko at lumapit sa may bintana. Nagtaka ako kasi parang may nagtatalo. Naisip kong wag na munang disturbuhin ang mga nasa loob. Sisilip na lang muna ako. Patiyad pa akong naglalakad hanggang sa maiapak ko ang aking mga paa sa ibabaw ng pasimano ng bintana. Gusto ko na yatang atakihin sa labis na takot nang makitang nanlilisik na mga mata ng isa sa mga tao sa loob. Nakatitig kasi siya sa kinaroroonan ko. Ngunit huli na ng mapagtanto ko na ang dingding kung saan ako nagtatago ay naroon pala nakaupo ang taong kaaway niya. Sa tansya ko, magkasinta ng nagtatalo sa loob. Akala ko nakita na niya ako. Mahina kong sambit habang sapo ang aking dibdib. Nakaharap kasi sa aking kinaroroonan ng babae. Namumugto ang kanyang mga mata. Marahil dahil sa kanyang kaiiyak. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Hindi nakapiyok ang lalaki nang tumayo ang kanyang kasintahan at pagbabayuhin ang dibdib nito. Sunod-sunod ang mga tanong ng babae. Saan daw ito galing? Sino ang kanyang kasama? At bakit ngayon lang ito umuwi? Mukhang may nagaganap na ilkyo sa loob. Ikinalma ko ang aking sarili at umiling na lamang. Hindi ko naman sila pwedeng gambalain at baka ako pa ang mapagbuntungan ng init ng ulo nila. May iba pa naman sigurong tao sa lugar na ito na pwede kong hinga ng tulong. Gayunpaman, hindi ko magawang umalis kaagad. Nariyan ang pagnanais kong makita kung magkakabati ba sila o hindi. Nananatiling walang salitang namutawi sa lalaki. Basta na lang itong tumalikod at binuksan ng pinto.
at saka binalya pasara. Napatalon ako nang may kumalabog mula sa labas. Kaya napasiksik akong lalo sa pinagtataguan ko. Malinaw ko naman na nakita ang natigilan ng babae at dali-daling nakaramdam sa paligid. Babe, baby, sino ang kasama mo dyan? Hintakot nitong wika, kaya naman napalingon ako sa may pinakamendor. Mukhang wala namang tao, pero may nararamdaman akong presensya sa bandang yon. Kabadong lumapit ako sa may pinto, patagong isiniksik ang sarili sa tambak na papel, lata at plastik na basura. Natawa ako sa ginagawa ko. Nagmumukha akong magnanakaw. Kaso lang hindi ko na naipagpatuloy ang tawa ko nang makita ang isang kahindik-hindik na pangyaring kahit kailan ay hindi ko inaasahan. Naabutan kong nagkikikisay ang lalaking kalalabas lang kanina. Kaya naman gulantang na dahan-dahan kong sinilip kung ano ang nangyari rito. Pakiramdam ko, may kung sino o anong nilalang ang umatake sa mga taong dapat sana ay hihingan ko ng tulong. Tangkita ko ang masaganang pagbulwak ng dugo sa lupa, kaya naalarma ako. Hindi ko alam kung ano o sino ang may kagagawa niyon, pero tiyak ko, nasa kapahamakan ang mga taong kanina lang ay binabalak kong lapitan. Kabadong naglakad ako ng mas malapit pa sa kinaroroonan ng dalawa, nang masindak ako sa lalaking nakatuwad, habang kinukubkub ang butas ng tiyan nito. Pamilyar sa akin ang bulto ng lalaki, pero nang humarap ito sa akin, ay nakakasindak ang itsura ng mukha nito. Kaya hindi ko siya makilala ng malinaw. Nanilisik ang mga mata. Matatalim ang mga pangil, may dugo ang mahabang dila at maputlang balat. Halos walang maikukumpara ang takot na aking nararamdaman nun. Umatras ako at nagmandaling nilisan ang lugar na yon. Nakita na ako ng nilalang at mukhang may balak pa itong tugisin ako. Nagsisimula na sa pagpatak ang masagana kong luha. Hindi ko lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ko. Kapag nalaman nilang may masamang mangyari sa akin. Napasalampak ako ng upo sa mahabang kalsadang tinataha ko. Nang may marinig akong ngumunguya sa madilim na bahagi ng gutter. Hindi naliliwanagan ng liwanag mula sa ilaw ng poste. Saglit akong nabingi. Dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Parang may mali. Parang may makikita akong hindi kaaya-aya sa aking paningin. Huminga ako ng malalim at tinampot ang isang katamtaman sa bigat na bato. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang ginawa ng taong iyon doon. Halos hilahin ko na ang mga paa ko para lang mas mapabilis pa ang paglalakad. Habang papalapitan, mas lalong lumalakas ang pagmuya na anim ay isang taon na yatang hindi nakakain ng masarap na putahe. Mangyak-ngyak na hinawakan ko ang bato. Kahit para na itong dudulas mula sa pagkakahawak ko. Namamasa na sa pawis ang kamay ko dahil sa matinding tensyon. Si Sib, nasan ka na ba kasi? Umihikbi na ako dahil hindi ko na nakayanan ng takot. Babae naman ang nakita kong nakatalikod sa akin at mukhang may nilalantakan. Hindi ko na kayang harapin ang nilalang pero tila ba inaasar ako nito. Ineng, gusto mo bang kumain? Biglang bumuelta paharap sa akin ang babae. Sabay bigay sa akin ang hawak niyang dugo ang bagay na may napakalansang amoy. Amoy na kanina lang ay nalanghap ko habang kinakatay ng buhay ang lalaking bala ko na sanang hinga ng tulong kanina para makauwi na ako sa bahay ni Naseb.
isang atay ng tao. Hindi eh. Lumayo ka sa akin, halimaw ka. Isa kang aswang. Hysterical kong sigaw at natatarantang umatras kahit halos magkasabit-sabit na ang mga paa ko sa paglayo. Nanginginig ako sa labis na sindak. Hindi ko na nga alam kung humihinga pa ba ako o hindi na. Ang alam ko lang, kinikilabutan ako sa lahat ng pwedeng mangyari sa akin. Bakit ko naman gagawin iyon? Hindi ako lalayo, Ineng. Baka mamaya, maunahan pa nila ako sa iyo. Anya, at basta na lang umanga. Kaya nakita ko ang matutulis na pangil sa kanyang bibig. Isang nakakabinging sigaw ang aking pinakawalan. Pagkatapos, maliksi akong tumakbo at walang pakialam kung saan man ako makarating. Ang mahalaga sa akin, makalayo ako sa nilalang na iyon. Napamura ako. Habang tumatakbo, ay naiwanan ko ang isa sa mga sandals ko. Hindi na ako nag-abala pang balikan iyon. Sa halip, tinanggal ko pa ang kabila para mas mapabilis ang aking pagtakbo. Tulong! Tulungan niyo ako! Nanginginig kong hika habang panay ang kalampag sa bawat tahanang madadaanan ko. Hindi ko alam kung bakit wala man lang mabubuting puso ang pinagbuksan ako ng pinto. Kung may natatao namang gising pa at nilalapitan ko ay pinapatayan lang ako ng ilaw. Halos maglupas ay tuloy ako sa labis na takot. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako tatakbo. Pakiwari ko ay malapit na ang aking katapusan. Nangangatal sa takot na nagtungo ako sa isang gusaling maliwanag, pero sarado na. Kahit wala ng tao sa paligid, alam kong walang lalapit sa akin sa liwanag. Layuan ninyo ako. Hindi niyo ako masasaktan. Angil ko at narinig ang alakakan sa dilim. Hindi mo maiiwasan ang nakatadhana para sa iyo. Kami ang nakatakdang pumatay sa babaeng dayo na may napakasarap na dugo. Biglang wika ng isang boses na nagbayanig sa aking buong pagkatao. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Hindi ako mayaman. Lalong hindi ako sikat. Hindi niyo ako mapapakinabangan. Sigaw ko. Ngunit sumagot lang muli ang kung sino mang nagkukubli sa dilim. Mapapakinabangan ka namin. Bilang pagkain. Nagsiangilan na ang mga nilalang sa kadiliman. At sa totoo lang, hindi ko na magawa pang tumakbo dahil sa sugatan na tamo ng mga paa ko. Tahimik na lang akong umusal ng panalangin para sa aking kaligtasan. Tanaw ko ang kadiliman kung saan naroon ang mapupulang mga mata na kung kanina ay iisang pares lang, ngayon ay dumarami na. Diyos ko, bakit ba ako hinahabol ng mga nilalang na ito? Tangis ko at napasalampak na lamang ng upo sa lupa. Habang tumatagal, natatanaw ko na ang mga nilalang na dahang-dahang lumalapit sa aking kinaroroonan. Naghahanda na ng tamang pagkakataon para ako ay lapain. Halos hindi ko na pinapakawalan ang malalim kong paghinga sa labis na pagpipigil ng emosyon. Alam ko, marami pang pwedeng mangyari sa akin. Pero umaasa ako na makakaligtas ako sa panganib na ito. Pumikit ako nang mapansin ka metro na lang ang layo ng mga nilalang sa akin. Tingin ko nga, naihina ako sa aking salawan dahil sa labis na nerbiyos. Hindi ko na malaman kung ano ang aking gagawin hanggang sa biglang hinablot na ako ng isa sa kanila. Patay ka na ngayon, babaeng dayo.
Napatili ako nang maramdaman ang pagkapunit ng aking balat sa baraso dahil sa ginawa nitong pagkalmot. Wala kong ibang nagawa kundi ang pumalahaw at ang magulhol dahil sa labis na sakit na aking nadarama. Hindi ko alam kung bakit pakiwaray ko ay katapusan ko na. Gayunpaman, wala akong magawa kundi ang sumigaw ulit sa pagbabaka sakaling baka may makarinig sa akin. Nanginig ako sa takot ng makitang humaba ang dila ng aswang at ipinulupot sa akin. Siguro, walang maniniwala kung sabihin ko na nagawa pa akong iangat ng dilang iyon sa ere. Habang nakagapos ang kabuuan nito sa katawan ko, nalalanghap ko ang malansang amoy ng dila ng aswang. Pero wala akong magawa dahil hindi ko naman kayang magbumiglas. Mas lalong hindi ko nagawang paghandaan ang sumunod na ginawa sa akin ng aswang. Mabilis ako nitong ibinalibag, kaya naman napaungol ako sa labis na sakit nang mapagdantong masama ang pagkakabagsak ko. Sino ba kayo? At bakit ninyo ako ginaganito? Wala akong kasalanan sa inyo. Nanginginig kong wika. Ikaw, wala. Pero ang taong sinamahan mo, meron. At hindi kami makakapayag na gawin kang kalahi namin dahil mas nararapat kang gawing pagkain. Hindi ako nakapagsalita nang marinig ang sinabi sa akin ng aswang. Hintakot na gumapang ako sa aking pinagbagsakan. Ngunit sinundan ako nito at tinapakan. Pakiusap, wag. Pagmamakaawa ko. Bibigwasan na sana ako ng aswang. Ngunit isang kamay ang maras na bumalya sa aswang. Dahilan para bumalibag ito palayo. Jessica, sambit ni Sip at kaagad akong dinaluhan. Napansin ko ang matinding panginginig ng kalamnan niya. Halata sa kanyang itsura ang nagbabagang galit na hindi ko kayang harapin. Sigurado. Makikita ko ang pinakamasaklap na kamatayan ng mga aswang dahil sa ginawa nila sa akin. Sinasabi ko sa iyo na huwag ninyong gagalawin si Jessica. Pero anong ginawa ninyo? Sinuway ninyo ako. Galit niyang anghel at kaagad na sinugod ang mga aswang. Nagulat ako kasi kaya niya palang kalabanin ang mga nilalang na ito nang walang takot. Hindi ko man lang nakita sa kanyang mga mata ang pangamba na baka siya ang lantakan o maisahan ang nasabing mga nilalang. Wala akong nagawa nang makita ang matapang niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Masyadong mabilis ang kanilang mga kilos. Kaya naman nanghihina akong napasandal na lamang sa poste. Diyos ko, tulungan mo po kami. Hindi ko na kaya. Nanghihina akong wika. Hanggang sa mawala na nga ako ng malay. Gayunpaman, nananatiling alerto ang aking pagaramdam kahit pa nakapikit ang aking mga mata. Naririnig ko ang ingay na nilikha ng mga aswang habang nakasagupa si Sip. May nagsigawan at atungalan. Ilang sandali lang, natahimik na ang lahat. Naramdaman ko na lang na binubuhat na ako ng malalakas na bisig hanggang sa makalimutan ko na ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nahihimbing. Ang alam ko lang, pagmulat ko ng mga mata, ay nasa kwarto na ako sa bahay ni Nasev. Nanghihinang bumangon ako at napakislot ng mapagtantong nananakit ang aking buong katawan. Nasaan ako? Mahinang tanong ko at pilit na inaaninag ang taong nasa harap ko. Pero sadyang nasisilaw ako sa liwanag na nasa kanyang mukha. Ilang sandali lang namalayan ko na lang na nakikita ko na
ang mukha ni Seb. Oh, huwag ka munang kumilos. Aniya, at inalalayan ako para muling mahiga sa kama. Mangiyak-ngiyak na inalala ko ang mga nangyari. Kaagad na lumukob ang takot sa kaibuturan ko. Nang maalala ang muntikan ko ng pagkapahamak. Si ang mga nilalang sa panaginip ko, totoo sila. Sigaw ko at napayugyog ang balikat ng humagulgol. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Habang pinakakalma ni Seb, labis akong nasaktan sa nangyari sa akin. Akala ko mamamatay na ako. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Wika naman niya. Mahigpit niya akong niyakap at inalalayan. Siya namang pagpasok ng isang katulong sa kwarto at may dalang isang baso na malamig na tubig. Tinanggap ito ng lalaki at ipinainom sa akin. Salamat, sabi ko sa kanya. Nang makalma ko na ang aking sarili, muli na naman akong napahikbi. Nawawala ka na kahapon. Saan ka ba nagpunta? Bakit mo ko iniwan? Tila batang sunod-sunod kong tanong. Umiling si Sib at puno ng simpatya akong pinagmasdan. Hindi ko napansin na nawawala ka. Akala ko kasi nasa tabi mo lang ako. Huli na nang mapagtanto kong naiwan pala kita sa kinatatayuan natin kanina. Bumalik ako pero wala ka na. Nasa paradahan na kasi ako ng tricycle. Balak na sana kitang hanapin pero hindi ko kabisado ang lugar na yon. Kaya naisip kong umuwi na lang sa inyo. Muli, bumigat na naman ang dibdib ko. Niyakap na ako ni Seb at hinaplos ang aking buhok. Sorry, hindi kita dapat iniwan. Please, forgive me. Wika niya. Sabay harap sa akin. Kaya ilang sandali din akong nahipnotismo ng mga mata niya. Para bang sinasabing wag akong kumurap. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero sandali akong nakalimot. Dala na yata ng paghanga ko sa binata ay napayakap din ako sa liig niya. Alam ko marami pa akong gustong itanong sa kanya. Pero nakakalimutan ko bigla ang lahat ng iyon dahil sa nakikita kong emosyon sa mga mata niya. Bigla, hindi na namin napigilan pa ang pagdampi ng kapwa labay sa isa't isa. Nagiging marubdob, puno ng pananabik. Huminto ako sa paghalik sa kanya at nakipagtitigan sa kanya. Bigla, maingat na inilapag niya ang ulo ko sa kama. At tumabi siya sa akin. Saglit kaming nagtatitigan bago kami muling naghalikan. Mainit, mapusok at nakakalasing. Janakol. Pakaramdam ko ay lumulutang ako sa alapaap. Magkahalong kilig at ligaya ang aking nararamdaman. Mainit niyang hinahaplos ang aking likod. Habang magkahinang ang aming mga labi. Ako naman ay inabala din ang mga kamay sa pagdampi sa kanyang balat at dinama ang init niyon. Dahil din yata sa labis na panggigigil ay pinagapang ni Sib ang kamay niya sa ilalim ng aking manipis na bestida at dinama ang aking dibdib. Maingat at siguradong sigurado ang kanyang mga kilos na animoy isa akong mamahaling uri ng babasaging kristal. Mas lumalim pa ang halika naming dalawa hanggang sa pagkapangin ni Seb. Sa pagkakataong iyon, ang labi niya paibaba sa aking leeg patungo sa dibdib at pinaglaruan ang dalawa kong magkabilang umbok. Mas lalo siyang ginaganahan kapag napapadaing ako at sinasambit ang pangalan niya. O
wala kaming pakialam kesyo may makakita sa amin o sa katotohanang hindi man lang nakalakang pinto dahil nagbabaga na ang aming damdamin para sa isa't isa. Napansin ko ang papikit niya mga mata nang pinaglakbay ni Save ang isa niyang kamay sa aking bewang, pababa at papasok sa loob ng aking panloob at di nama ang maselang bahagi ng aking katawan. Napaungol ako kasabay ang pagtangis ng kanyang mga bagang nang makaramdam ako ng pagbuo ng sensasyon sa aking tiyan. Di minsan, hindi ko pa naranasan ang ganito. Ngayon lang. Pero wala akong nadaramang takot at pagdadalawang isip. Sa katunayan, kinikilig ako habang dinadama ang mumunting paraparong naglipa na sa aking tiyan. Naghahatid ng kakaibang mensahe na kay hirap tanggihan. Alam ko at sigurado ako, siya ang bubuo sa pagkababae ko. Si Sib lang. Wawasakin niya ako tapos mabubuo na. Ano ba ibig sabihin nun? Muli niya akong sinibasib ng halik at inilubog sa napakalambot na kama. Sa pagkakataon na ito, tirik na ang araw at nagiging abala na ang mga kasambahay sa loob ng bahay. Alam kong nagiging maalinsangan na ang panahon, pero nakakapagtagang mas lalong nagbabaga kami sa labis na init. Kung saan-saan na nakaabot ang halik ni Seb, na parabang isang manlalakbay na naghanap ng mapagpapahingahan. Pinaglandas niya ang labi pababa sa aking tiyan hanggang sa humantong ito sa aking pagkababae. Mahilig pala siya sa karning ilaw. Halos mabaliw ako sa kasasambit sa kanyang pangalan. Nasasabunutan ko na din ang kanyang buhok at paulit-ulit na napapaungol. Wala akong magawa kundi ang ipaling lamang ang magkabilang banda ng aking ulo. Dahil sa kakaibang sensasyon na aking nararamdaman, nang sa tingin niya ay handa na ako, ibinuka niya ang aking binti at ibinaba ang kanyang pangibabang katawan sa gitna ng mga iyon. Inisip naming may kataasan pang bundok na kailangan naming akyatin, kaya magkasama naming inabot ang rurok ng kaligayahan. Hinihingal kaming natapos ng sabay at pasalampak na nahiga sa kama habang yakap ang bisig ng isa't isa. Sobrang sakit na napakasarap. Kung kailan natapos na ang malapantasyang pangyayari sa pagitan naming dalawa, tila binuhusan naman ako ng malamig na tubig sa aking napagdanto. May nangyari sa amin ni Seb, pero hindi naman kami. Napatingin ako sa kanya ngunit, seryoso lang din siyang napatitig sa akin. Mahal kita, Jessica. Aniya, na nagpasabog ng saya sa aking kaibuturan. Hindi ko alam kung paano gaganti sa kanya, pero sa totoo lang, mahal na mahal ko din siya. Hindi ko alam kung kailan at paano nagsimula, pero hindi ko na maialay sa aking puso ang matinding nararamdaman ko para sa kanya. Mahal na mahal din kita, Seb. Wika ko sa kanya na nagpalingon sa kanya sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang aking gagawin dahil kababakasan ng matinding tuwa ang kanyang mukha. Para bang isang malaking himala ang kanyang narinig. Dahil kahit pareho kaming nakahubot-hubad, eh walang pag-aalinlangan niyakap niya ako. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Jess. Anya. Humilig ako sa kanyang balikat at sinabing pareho lang naman kaming naging masaya. Siya namang narinig naming may kumatok sa pinto. Seb, Jess, magbihis kayo. Kailangan ko kayong makausap. Rinig naming wika ng mama ni Seb. Nagkatinginan kaming dalawa. Alam kong kahit ayaw sabihin ni tita kung bakit siya balisa,
nararamdaman naming hindi namin magugustuhan ang ibabalita niya. Nang makapagbihis na nga kami ay sabay pa kaming bumaba ng hagdan. Nasa salas na si tita. Nakaabang sa amin. Tita Joanna, mahinang wika ko sa kanya na ikinalingon niya naman kagad. Napaupo ako sa tabi niya habang nasa harapan naman si Seb. Nanggaling ako sa konsiho. Pinagtataluan nila kung bakit mo iniligtas si Jessica anak. Wika niya na ikinakunot ng noo ko. Hindi ko alam kung ano ang mayroon pero kinakabahan kasi ako. Tsaka naging palaisipan sa akin ang sinabi ni tita. Iniligtas, konseho. Napatingin sa akin si Seb, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Kaya naman nginitian ko siya. Ikwento mo sa akin, Seb, maiintindihan naman kita. Wika ko sa kanya na nagtanggal ng alalahanin sa kanyang mukha. Alam ko na mahirap para sa kanya na itago ang katotohanan sa akin. Pero kagabi, natuklasan ko ang totoo sa pagkatao niya. Kaya alam ko na kaagad kung bakit kailangan niyang maglihim. Tanggap ko ang pagkaaswang niya. Wala namang isyo sa akin iyon. Alam ko naman na hindi nila ginusto ang magiging ganito. Pero wala akong karapatang musga. Jeez. Alam ko ang tungkol sa pagkatao ninyo ni Tita Seb. At walang kaso sa akin iyon. Mas dapat akong mangamba dahil kailangan ko pang malaman kung tanggap mo ba ako o hindi. Wika ko na ikinayoko ni Tita Joanna. Sa kanya naman ako napabaling ng tingin. Alam kong may problema ulit sa nangyayari sa amin. Tama ka, Jess. Kami ay mga aswang. Pero hindi namin kayang gayahin ang mga ginagawa ng mga kalahi namin. Mga hayok sila sa lamang loob. Hindi ko maatim na pumatay ng tao para lang tugunan ang pangangailangan ng sikmura ko. Tanging sa lamang loob lang ng hayop lamang kami nakukontento. At masaya ako para sa inyo, tita. Dahil kahit nakikita kong tunay ninyong pagkatao, ginagawa niyo pa din ang lahat para makisama sa amin. Pinipili ninyong mamuhay ng tama at matiwasay. Proud po ako sa inyo dahil doon. Pagkatapos kong sabihin niyo na ay binalingan ko ng tingin si Seb at aminado ako. Kinilig ako sa ginawa niyang pagngiti sa akin. Hindi na namin kinulit pa si tita na sabihin ang mga nalaman niya sa sinasabi nitong konsiho. Anya, babalik siya doon para ipalam ang pagkakamabutihan namin ni Seb. Marahil may mga batas silang kailangang sundin. Kaya kami kailangang maghintay para malaman niya ang magiging pagtatapos ng usapan ng mga nakakatanda sa kanilang kalahi. Magpahinga ka muna. Alam kong napagod ka kanina. Mahinang wika ni Seb. Habang inalalayan niya akong mahiga sa kama. Namula ako dahil sa kanyang sinabi. Pero hindi naman ako nagsalita. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya at kung saan ako napagod. Ayaw ko lang magsalita dahil nahihiya ako. Pero kung tutuusin, mahina yun kasi isa pa lang, di ba? Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para matulog. Medyo sumasakit talaga ang ulo ko kapag kulang ako sa pahinga. Salamat na lang at may ibinigay na gamot sa akin si Seb para mainom ko habang natutulog. Muli, habang nahihimbing ako, hindi ko na naman napigilan ang paglalakbay papunta sa mundo ng panaginip. Kagaya ng nakagawian, nasa kalsada na naman ako at naglalakad. Kaso nga lang, iba ang nangyayari ng mga sandaling iyon. Nakalimutan ko kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, ang tinatahak kong kalsada ay biglang naging isang malawak na kapatagan. Tinutumbok ko ang isang malaking katayan na nasa unahan.
may naririnig akong nagsisigawan doon at ani may humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at nagawa kong tumalilis papasok sa lugar na iyon. Sa bungad pa lang ay nahindik na ako. Napakaraming bangkay ng tao ang nakasabit at ani may karning pinatutuyo. May bata, matanda, babae at lalaki. Lahat sila puro na nangangamoy at binawasan na. Walang pagsidlan ang sindak na aking nadarama. Mas lalo akong natakot nang makitang may papasok na mga tao sa kinaroroonan ko. Kaya dali-dali akong nagtago. Hanapin ninyo ang babaeng yon. Alam kong nasa paligid lang siya. Kailangan na siyang mahuli. Tama na ang ilang sandali niyang pananatili sa tahanan ng ating mga kalahi. Ewan ko ba, masama ang pagaramdam ko na ako ang kanilang hinahanap. Sinusubukan kong magpakatahimik, pero nakita ako ng isa sa kanila. Hinablot ako at itinulak sa gitna na kung saan pinagmamasdan ako ng mga nakapalibot na kasamahan ng pinakamasama sa kanila. Akala mo ba matatakasan mo kami? Dito ka na mamamatay. Hindi na ako nagkaksaya ng panahon. Kaagad akong tumakbo palayo sa lugar na iyon. Habulin ninyo! Habulin! Halos maihi ako sa labis na sindak dahil sa bigla ang pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong kailangan kong tumakas sa kanila. Basta na lang akong kumaripas hanggang sa makarating ako sa kakahuyan. Dito na ako mangyak-ngyak na nag-isip ng paraan kung paano ako makakaalis sa lugar na ito. Tulong! Tulungan ninyo ako! Sigaw ko habang nalilito na sa daraanan ko. Papaliko na sana ako sa parting ginaroroonan ng batis nang makita ang tumatakbong si Seb. Jeez! Iligtas mo ang sarili mo. Hindi nakapayok ang lalaki ng matamaan ang kanyang katawan nang nanggigigil na kalmot mula sa kamay ng isang aswang. Seb! Sigaw ko at kaagad na tinulungan ng lalaki. Ngunit pinagtabuyan niya ako palayo. Kaagad na nagsidatingan ang mga aswang at mabilis pa sa alas 4 ang pinatay din ako na hindi ko na napigilan. Bumagsak ako sa katawan ng lalaking mahal ko habang bumubulwak ang aking dugo. Walang magawa sa sinapit kong kamatayan. Nang pumikit ako ng tuluyan, siyang pagkagising ko naman mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nakapagtataka lang dahil may luha sa aking mga mata. Nanaginip na naman ako ng masama. Simula nang mangyari ang panaginip na iyon, ay hindi ko na alam kung paano ako gagalaw ng tama. Palagi akong tulala at ani may pinaghuhugutan ang takot. Bakit may namamatay sa aking panaginip? Bakit? Tangis ko habang yakap ang unan at iniiyakan ang aking napanaginipan. Sariwa pa din ito sa aking diwa at kay hirap kalimutan. Babe, anong problema? Ayos ka lang ba? Untag sa akin ni Seb nang minsan ngatdan niya ako ng maiinom sa sala. Tulala na naman ako at ni hindi man lang kami nakapasyal ng maayos. Simula nang may mangyari sa amin ay naging formal na ang aming relasyon. Tinawagan ko pa ang aking mga magulang para ipaalam sa kanila ang tungkol sa amin ni Seb. At labis silang natutuwa sa aming relasyon. Binilinan pa kami na mag-iingat dahil sa aming pag-uwi ay may inihanda silang munting selebrasyon. Munting selebrasyon na mauuwi pala sa isang trahedya. Makaraan ng 2 linggo ay bumiyahe na kami pabalik sa amin. Mag-ingat kayo sa biyahe. Wika ni Tita Juana
nang magpaalam na kami ni Seb na uuwi na ako. Kailangan na naming bumalik sa Maynila. Dahil 2 linggo lang naman ang pinaalam kong leave sa trabaho ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabing babalik kami. Nagulat ako nang may palihim siyang inabot sa akin. Isang kalibre 45 na baril. Pabulong niyang sinabi na may bendisyon ang mga tansong bala niyon na kayang pumatay ng masasamang nilalang na nagbabalak na humarang sa aming daraanan. Malugod ko itong tinanggap at nagpasalamat. Huwag kang mag-alala, iha. Minsan ay dadalaw ako sa inyo. Aniya at nakipagbeso pa sa akin. Ewan ko ba, hindi ko maramdaman ang pangungulila ng mga katulong sa amin. Sa halip, naiinis yata sila sa aming napipintong pag-alis. Anong problema sa mga maids niyo? Takang tanong ko na tinawanan lang ni Seb. Iyan mo sila. Ganyan talaga ang mga yan. Masyadong misyonal. Biro niya sabay haplo sa aking pisngi. Masyado ka ng payday, iya. Angal ko, kahit sa totoo lang ay natutuwa naman ako. Hindi ko man sabihin kay Seb. Gustong gusto ko na hinahawakan niya ako. Nilalambing, niyayakap. Alam ko, mahihirapan na akong mawala siya sa paningin ko pagkatapos ng gabing ito. Mahal na mahal kita, Seb. Bigla akong wika sa kanya na ikinangiti niya. Hindi ko maintindihan itong sarili ko kung bakit may pakaramdam ako na tila mawawala sa akin si Seb. Kahit okay lang naman kami. Nariyan ang sudden fail na kailangan ko siyang lambingin. Nagiging paranoid tuloy ako hanggang sa maisakay kami ni Tita Joanna sa van na maghahatid sa amin sa pier. Mag-iingat kayo. Ikaw, Seb. Alagaan mo itong mamanugangin ko. Sambit ni Tita na ikinahalakhak ko. Ibang-iba siya sa lahat ng nakilala kong magulang. Supportive. At very understanding siya sa kanyang anak. Kaya gayon na lang ang tuwa ko sa inaasta niya. Nang umusad nga ang van na aming sinasakyan, ay hindi na ako nagpapigil pa. Pinagmasdan ko si Tita na panayang kaway hanggang sa maglaho na siya sa aking paningin. Mahaba-haba na ang aming biyahe noon nang mapansin kong iba ang ruta na aming dinadaanan. Si Seven ay nakahawak na ng mahigpit sa aking mga kamay habang ang driver ng van ay nagiging malikot na din ang pagtingin. Hindi ko mapigilang kalabitin si Seb. May problema ba? Tanong ko sa kanya na sapat lang para marinig niya. Oo, babe. At naghihintay lang ako ng tamang tiyempo para makababa tayo ng sasakyan. Ano? Basta, pag sinabi kong takbo, totoo iyon. At huwag na huwag kang hihinto. Kailangan nating tumakbo. Nanginginig na tinanguhan ko ang aking nobyo. Natatakot ako ng sobra. Pero wala naman akong magagawa sa ngayon kundi ang magtiwala na lamang sa kakayahan niya. Nagulat na lang ako nang huminto ang van at pinababa kaming dalawa. Manong, anong ibig sabihin nito? Nagbabantang tanong ni Seb sa aming driver at napayoko ang matanda. Pasensya na po, senyorito. Napag-utusan lang ako ng konseho. Nagsimula akong kabahan nang marinig ko na naman ang tungkol sa bagay na iyon. Alam kong problema ang dedulog sana ni Tita Joanna noong araw na may unang beses na nangyari sa amin. Pero hindi na namin ito napag-usapan pa. Ngayon lang yata mauulit. At bakit naniniwala ka sa kanila? Bakit mo sila sinunod? Inis na wika ni Seb. Senyorito, para din naman sa kapakanan natin ang mga bagay na ito. Alam mong hindi siya nararapat na mahalin mo dahil isa siyang alay. Nangalit ang mga bagang ni Seb ng malingunan ko.
Alam ko na kaagad na hindi niya nagugustuhan ang tinatakbo ng usapang ito. Malinaw na hindi ako ibibigay ni Seb at alam ko naman na hindi din ako sasama sa mga hayop na iyon. Itinago ako ng aking kasintahan sa kanyang likod. Tila ba nakahandang protektahan ako? Mamamatay muna ako bago ninyo makuha si Jessica. Matatag niyang wika na labis kong ikinatakot. Humanap lang kami ng tiyempo hanggang sa magbigay si Seb ng sinyalis. Tumakbo kaagad kami. Halos mabaliw-baliw naman ang driver sa kakahabol sa amin. Sa katunayan, habang gumagalaw ay nasasaksihan ko ang pagbabago ng anyo ng matanda. Nagkubli kami ni Seb ng pasumandaling naligaw namin ang driver sa kakahanap sa amin. Hinihingal si Seb habang tahimik naming pinagmamasdan ang driver. Nagkakaiba na ang anyo. Akala ko siya lang. Mas lalo akong nagulat nang makita si Seb na nagbabago din pala ng anyo. Ang kanyang maamang mukha ay napalitan ng nakakasindak na anyo. Habang nagaganap iyon, nilingon niya ako. Kailangan mo ng tumakbo. Umiling ako at imbis na tumakbo ay nanginginig na nagtago ako sa isang sulok ng kalye. Pinapanood ko ang pagkawasak ng damit ni Seb hanggang sa magbago ang kulay ng kanyang balat. Sumabay din ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata at maging ang kanyang mga kuko ay nagsipaghaba. Halos hindi ko na din malaman kung tao pa ba siya o hindi na. Dahil maski ang boses niya ay tuluyan ng nagbago at hindi ko na makilala. Si Seb. Mangiyak niya kong sambit at natutop ang aking bibig. Hindi ko alam kung paano ang gagawin dahil sa aking nasaksihan. Sobra akong nagulat kaya naman nagdasal ako para sa kaligtasan naming dalawa. Halos hindi ako makapagsalita dahil sa mga bagay na aking natuklasan. Bakit kailangan kaming habulin ng mga kalahi niya? Akala ko ba tanggap nila kami? Hindi ko pa alam kung bakit tinatawag nila akong alay. Gayong kasintahan ako ni Seb. Saksi ako ng magpagulong-gulong si Seb at ang driver namin na naging aswang. Halos magkasing laki lang sila dahil pareho silang nakakaganti sa tira ng bawat isa. Hindi ko tuloy alam kung paano tutulong sa aking kasintahan. Alam ko darating ang oras na madadagdagan ang mga kalaban niya. Marahi kailangan ko ding kumilos para maghanap ng mga taong makakatulong sa amin. Umaasa ako na may ibang tao sa lugar na kinararoonan namin. Sumigaw ang driver na makita niya akong papalabas ng aking kinararoonan. Alam ko, kailangan kong gawin ang bagay na ito. Niwala akong matinong pag-iintindi kanina nang biglang inanunsyo ng driver nila na kailangan na akong hulihin. Halos mabaliw-baliw ako sa kakatakbo, pabalik at paalis para makahanap ng lugar na pwede kong pagtaguan. Kahit natatakot ay nilakasan ko ang loob ko at tinalunton ang madilim na kalsada papunta sa kabahayan. Hindi ko na nararamdaman kung nasaan nga ba kami. Hindi ko kabisado ang lugar na ito. Gusto kong magmura habang pinagmamasdan ang bawat poste. Walang street lights. Isa na ay hindi na ako mahirapan sa pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nasa isip ko lang ay nasa panganib kaming dalawa ni Seb. Mabuti na lang nakarating ako sa mga kabahayan. Sinamantala ko ang katahimikan ng paligid para makapag-ingay. Ewan ko ba, ilang bahay na ang kinatoko at hininga ng tulong. Binayo ang pinto at pinakausapan, ngunit lahat sila ay walang nais na ako ay tulungan. Nagulat na lang ako nang mapansin ang bulto ng babaeng iyon sa di kalayuan. Nakatayo na para bang nag-aabang. Mukha itong mabait pero kaagad kong pinalis ang isiping iyon sa aking diwa. Naalala ko ang sinabi ni Papa sa akin patungkol sa mga aswang. Siya man ay may nakasagupa na ding minsan na mga aswang.
Hindi daw niya akalaing may makakaharap siyang kagaya ng nasabing mga nilalang. Napaka-imposible naman kasi para sa kagaya ni Papa ang labanan ng mga aswang dahil dating hindi siya naniniwala sa kanila. Kilalang moderno ang paniniwala ni na Papa. Pero dahil sa naging karanasan ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala. Magaling magpanggap ang mga aswang at maraming beses na siyang naloko. Minsan humantong pa sa paraan na pinaibig siya kaya kailangan niyang mamili. Sabi pa ni Papa, hindi naman daw masamang makipaglapit sa mga aswang. Huwag lang daw naming ibigay ang lahat-lahat sa amin dahil gagamitin nila ang mga iyon para matalo kami. Huwag lang daw kaming masyadong maging kumpiyansa dahil magaling sa larangan ng panlilinlang ang mga aswang. Nakikihalo na sila sa mga ordinaryong tao nang hindi natin napapansin. Si Sib nga huli na nang malaman kung aswang pala siya. Pero malinaw na sa aking isipan na kahit napapanaginipan ko naman siya ay alam ko na mabuting aswang si Sib. At hindi niya ako kayang ipahamak. Kagaya ng mga kalahi niyang aswang. Umatras ako at nilayuan ang babaeng iyon na nagsisimula ng maging kakaiba ang titig. Para bang may pinaplanong masama. Kumabog ang aking dibdib. Sa isiping baka iyon na marahil ang aswang. Natatandaan ko ang sinabi sa akin ni Tita Juana kanina nalingid sa kaalaman ni Seb. Tamaan ko lang daw ang aswang at manghihina na ito. Ang mga aswang ay sinasabing demonyo rin daw pero nagkatawang tao. Hindi nga lang husto. Kaya lumalabas ang kanilang pagiging halimaw na lalakas lang sila kapag nakakain ng laman ng tao. Kami daw ang nakakapagpalakas sa mga nilalang na ito. Nagulat ako nang gumapang sa lupa ang aswang. Parang may naaamoy siya. Kaya ako naman ay lumipat ng pwesto para mas mapagtuunan ng pansin ang gagawin niya. Ikinasa ko ang baril at inihanda sa paglapit niya. Nanginginig na hinawakan ko ito ng marin dahil pinagpapawisan ang aking mga palad. Simulat sa pool hindi pa ako nakakita ng mga aswang noon. Ngayon lang ako kung kailan kasama ko si Seb. Hindi ako makapaniwala na makakita ko ng aswang sa mga oras na ito at ako pa talaga ang kailangan nila. Dati kasi hanggang kwento ko lamang naiisip ang deskripsyon ng isang aswang. Hindi ko inisip na kaya pala nilang magbago ng anyo o gumaya ng anyo at manghipnotismo. Kaya nilang makihalobilo kagaya ni Seb at mag-alay ng pagmamahal para sa mga tao. Kaso lang iba ang sitwasyon ngayon. Napatitig akong muli sa babae na sa pagkakataong ito ay nakangisi na. Ang alam ko lang, nakikita ko ang kanyang mahabang kuko na kaiktutuli sa dulo. Na hindi ko nga alam kung paano ko nga ba kakalabanin ang aswang na ito. Dahil sa itsura pa lang nito ay takot na ako. Muli kong inayos ang pagkakahawak ko ng baril. Ito ang unang pagkakataon na makakahawak ako ng bagay na iyon. Kaya walang paglagyan ang kaba ko. Alos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Paano na lang kung mali ang matamaan ko sa balang iyon? Paano na lang kung mali ang paraan ng pagpapaputok ko at tumilapon lang ang baril na hawak ko? Panginoon, tulungan mo po ako. Mahina kong wika at saka huminga ng malalim at ikinalma ang sarili. Hindi ako papayag na sa ganitong paraan lang magtatapos ang lahat. Kailangan kong lumaban. Nanginginig na sinilip ko ang lamang bala ng baril na hawak ko. Nagulat ako kasi tanso din pala ang mga ito. Kung may bendisyon man ang mga nasabing bala at tanso pa iyon na sinabi ni Tita Juana, siguradong mapupuruhan ko ang aswang basta't ba't matatamaan ko siya. At iyon ang kailangan kong gawin, ang matamaan ang aswang. Ikinasa ko na ang baril at inihanda sa kalimang may sumugod. Mabilis na dumaluhong ang aswang tsaka biglang nawala. Nanatili akong alerto dahil alam kong hindi pa ako sinusukuan ito.
hindi nga ako nagkamali. May tila kumot na pumapagaspas pabunta sa kinatatayuan ko. Kaya kaagad akong nagdesisyon. Lubayan niyo na kami. Binaril ko ang aswang na dumaluhong sa akin na tinamaan ko kaagad sa puso. Nangihinang bumagsak ito sa damuhan at humalo ang dugo nito sa lupa. Kaagad na nanghingalo ito at saka parang may nais pa yatang sabihin sa akin na hindi na niya nagawa. Dumating naman si Save kasama ang iilang aswang. Itinuro sa kanila ang patay na nakalaban ko pero nagulat ako nang ang mga kasama naman ni Save ang bumihag sa kanya. Ibaba mo ang pangontra na yan. Kung gusto mo pang mabuhay pa ang lalaking minamahal mo. Babangis na wika ng isa sa pinakamatanda sa kanila. Sumingasing ang mga kasama niyang aswang kaya napaatras ako sa takot. Tsaka ko naman napagtanto na hindi na ako nag-iisa dahil may presensya akong nadarama sa likuran ko. Si Tita Juana. Huwag mo na akong intindihin, Jessica. Tumakas ka na. Sigaw ni Sip. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi pwede. Ngunit gayon na lang ang pagwawala ni Tita Juana. Sige na iha. Naghanda ng kotseng sasakyan mo. Umalis ka na. Nagmakaawa ako kay Tita Juana. Niyakap ko siya at lumuhod sa harapan niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at bigla siyang natigilan sa pakikipag-usap sa akin. Kaninong pintig ng puso ang naririnig ko? Natitigil ang tanong niya. Napaiyak ako. Naalala ko ang mga pagkakataong nagigising ako sa umaga na naduduwal at nahihilo. Namabigat ang katawan at hindi ako makapagpaliwanag ng maayos. Alam ko, may laman ang tiyan ko. Buntis ako, tita. Mangyak-ngyak kong amin sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at napuno ng galak. Lumingon siya sa kinaroroonan ni Seb para ibalita sa mga kapwa-aswang na buntis ako at hindi pwedeng patayin. Ngunit nahuli na kami dahil pinutulan nila ng liig si Seb sa mismong harapan namin. Seb! Tangis ko at halos hindi na makahinga sa pagpalahaw. Sinubukan akong lapitan ng mga tumutugi sa aming aswang pero hindi na ito natuloy. Nang maging mabangis na din si Tita Juana at pinagbabalya na ang lahat ng kasamahan niya. Hindi ninyo pwedeng patayin si Jessica dahil kabilang na siya sa atin. Dinadala niya ang tagapagmana ni Save. Bakit ninyo pinatay ang anak ko? Walang niisa ang nagtangkang sumagot sa kanyang pag-uusig. Lahat ay tinalo ng pagkapahiya dahil sa maling desisyon. Pinatay nila ang sariling kadugo para sa inaakala nilang pagkain na ngayon ay magiging kagaya na din nila. Ako man ay walang pagsidlan ng galit, kaya dahil doon, nanginginig na pinapaputok ko ang baril at hinahayaang mamatay ang mga kalahi ni Seb. Wala akong itinira sa kanila maski isa. Nang makita ni Tita Juana ng matindi kong pagwawala at saka pa lamang niya ako inawat. Tama na, Jessica. Tama na. Tita, pinatay nila si Save. Pinatay nila ang lalaking pinakamamahal ko. Singhal ko. At pinagsisipa ang mga aswang na kanina ay kay tatapang kaming tinugis. Tama na, iha. Walang magandang maidudulot sa iyo ang masyadong paghihinagpis. Alam kong hindi gusto ni Save na maging ganyan ka. Lalo na at dinadala mo ang anak ninyo. Napaiyak na lang ako ng todo. Sobrang sakit para sa akin na makita humantong sa kamatay ni Seb ang pagmamahala namin. Nagdesisyon si Tita na tumiwalag na sa samahan ng mga aswang. Wala na siyang ibang pakinabang sa mga ito kahit pa napagtanto naman ng mga aswang ang pagkakamali nila. Alam ko na darating ang araw na magiging kalaban din ang tingin namin sa kanila. Kaya kailangan naming maghanda para sa nalalapit naming pagganti.
Nang araw na iyon, inilayo ako ni tita sa kaguluhan. Dala namin ang bangkay ni Seb nang umalis. Alam kong hindi kami matatahimik hanggat hindi na igaganti ang lahat ng kasamaang ginawa nila sa amin. Kaya sumumpa ako sa ibabaw ng puntod ni Seb. Igaganti ko siya. Igaganti ko ang kamatayan niya. Balang araw, makakaharap ko rin ang pinuno ng konseho ng mga aswang. At siya naman ang pupugutan ko ng ulo.